welcome dito sa ating channel. So for today's video guys, isituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pixelated NFT art. Pero bago ang lahat guys, don't forget to subscribe to our channel and click the notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So let's start. So yung for today's video nga guys is ituturo sa inyo kung paano gumawa ng isang pixelated na NFT art. So, alam naman natin ng isang pixelated NFT arts, isa yan sa mga pinaka mga madadaling gawin na NFT arts, no? Dahil nga pag gagawa ka ng mga 2D, kailangan mo dyan maganda yung pagkakalagay mo ng mga kulay, mga shading ng 2D art mo, then yung mga outline, no? Kailangan, napaka-importante niyan. Kailangan detalyado yung gawa mo dyan pag gagawa ka ng NFT art. And then, pagdating naman sa 3D, is yung coloring doon is hindi naman mahalaga yung ano doon eh. Pag coloring naman, hindi naman gaano mapansin-pansin yun. Ang mahalaga sa 3D NFT art is yung pagkakagaya nung pagka 3D nung object mo. No, yung tech, yung parang texture nung object mo. No? Ganun yung ano, pag sa 3D. Kaya medyo mahirap-hirap din yung 3D. But pagdating naman sa pixelated, is madali ka lang maglagay ng outline and then yung color, no? So, dito nga meron tayong pixel art, no, na kung saan siyang website na kung saan pwede kang gumawa ng isang pixelated na NFT art. So, ngayon isituturo ko sa inyo yung basic knowledge ko lang about dito sa paggamit ng pixel art. So, try re-review natin 'to. So, dito muna tayo banda sa taas. So, home, create account, full screen. Meron tayong gallery, tutorials, contest about mobile app. Yan. Save drawing. So, ewan ko lang kung meron na nito talaga sa mobile app. But, titingnan natin kung meron. And then, punta tayo dito sa file. Ayan. Sa file new, kung gagawa kayo ng bago, clear. Yon, magde-delete kayo. Resize canvas, open pixel. Kung may, sinave nyo lang yung parang pinaka-folder nyo dito, ganun yon. Save as pixel, save nyo siya as pixel para once na yung project na gagawin nyo is hindi na kayo gagawa pa ulit. Baka kasi ang mangyari dyan is ma-reset to. Halimbawa, nag-reset kayo. Tapos, pero may nakasave kayo yung files. For example, sa USB, mga nakasave kayo. Madali nyo lang siya i-transfer, no? Parang ganun siya kadali, no? Import naman, yan. Mag-i-import kayo. And then, export, yan. Mag-ano kayo, mag-i-download nyo. Open photo. But, hindi natin to, hindi ko pa to natatry yung ganito. Tas colors naman yan, show yan, pellets, new pellets yan, colors yan. Meron tayong select. So select naman, hindi ko pa ito na-try yan, parang ano lang naman ito, mga basic cut, left, i-rotate mo lang yung parang pinaka-objects ng artwork mo dito. So meron tayong transform, is yung sa layer to, about sa outline naman, fill, invert, flip, vertical, daba sa isang outline natin. So dito may makita tayo dito sa settings. Mga saves, pixel yan, mamaya ipapaliwanag natin yan. Tas undo and redo, yan. So, paano nga ba gumawa ng NFT art dito? So, meron tayong ginagamit nito, yung pencil muna. Ayan. So, yung pinaka-basic nyan. Pag i-fiber nang papalit kayo ng color, ganyan. Magpapalit kayo ng ibang color, ganyan. So, dito nyo nalang titingnan sa may, dito sa may gilid yung pinaka-color, if ever napipili kayo ng color. Meron naman tayong erase. So, ano nga ba sa erase? For example, yan, e-erase natin siya, i-click nyo itong erase, and then, mabubura na siya. No? So, ganun lang naman siya kadali gamitin. Tapos, next naman is meron tayong pencil brush tool, yan. Parang, ano siya, brush siya, parang, ano ka, nagbabrush siya. Parang ganyan siya. And then, makikita na yung color, may parang light color and black color dito. No? Parang ganyan lang naman siya gamitin. Tapos, meron din naman tayo ditong line tool. Parang ganyan, linya. Kung nahirapan ka maglinya-linya, so for example, ganyan na linya, ayan. Kung gusto mo ng ganyan, tapos nagawa ka ng ganyan, parang isakto mo siya parehas, yan. Di ka na mahirapan. So, you know, yun yung maganda dyan, yan. Parang gagawin mo siyang hagdan, no? Ganyan yung pwede mong gawin dyan. Sa line tool. And then, meron naman tayo ditong square tool. Ayan, square tool. Yan, if ever na gusto nyo na mabilisan, di ba? May square kagad kayo na tool. So, ganyan lang naman siya. And then, syempre, meron din naman tayong circle tool. Ayan. Yan, gagawin ng bilog. Yan, kung na-sample, coin yung gagawin nyo. Gaganyan-ganyan nyo lang siya, guys. Di ba? Oh, di ba? Nakagawa na kagad tayo. Parang ganyan lang naman siya, guys. And then, meron naman tayo ditong... wait lang. Lagay natin ulit to. Lagay lang natin ulit, guys, ah.
kasi may gagawin tayo dito. Yan. Tapos meron naman tayong bucket tool. So dito sa bucket tool is pag kinlik natin to is magkakaroon na kagad siya ng ganyan. Tapos ganyan, yellow natin yan, ganyan. So parang ganun lang siya, no? Hindi mo na igaganong ganun ng sobrang tagal-tagal pa. Isang click mo lang, full color na. So next naman is meron tayong tinatawag na picker tool. So paano nga ba natin gagawin yan? So for example, ganyan. Meron tayong box dito. And then yung color dito na black, gusto natin siyang gawing dilaw din. So gagawin nyo is hindi nyo nakiklik dito, or for example nahirapan kayo hanapin yung pinakulay ng NFT artwork na paggagayahan nyo, or gagawin nyo lang, or may gusto kayong ano, para hindi na kayo, hindi nyo na mahanap kasi dito may mga iba-ibang color dito, hindi lahat magkakaparehas eh. So gagawin nyo guys is paggano kayo ng picker tool. So parang ito is ginagawa niya, parang hinihigop niya yung parang kulay, parang ganun. Yan, higupin natin yung kulay na yan. Tapos, punta sa pencil tool. Tapos, ganyan. Ayan, dito na yung pinakakulay niya. So, ganun lang naman siya gamitin, guys. Then, next, meron naman tayong move tool. So, sa move tool, try natin to. Paano to? Hindi ko pa masyado na-try itong move tool. So, move tool, yan. Parang ganyan, yung pinaka-object na yan, is pwede natin siyang ilipat-lipat, no? Para nagte-tretris ka lang. So ganun lang naman siya guys. And then we have a grade, parang gradient to eh. Gradient siya. So for example, dilaw. Yan. Ano, wala. Ay, wala pa. Wait lang. Hindi pala gradient tool to guys. Select tool pala to. So ito hindi pa ako masyadong familiar dito paano inaano nito. So yan. Parang gagawin nito, gagawa ka ng ganyan tapos zero. Parang lalagay mo siya sa bawat letters, pas i-click mo na, parang ganun, lalabas siya kusa. Parang ganun lang siya, guys. Tapos, meron tayong text tool dito. For example, gusto mo mag-type yan, NFT, pixelate, pixel. No, hindi na kayo mahirapan maganap yan, pix. Parang ganyan lang naman siya gawin, guys. Tapos, meron naman tayong next dito is yung light to darken. So, for example, from liwanag to dilim. So, ganyan. Kaya ganyan natin siya. Wait lang. Pili tayo ng color. Yan. Parang ganyan lang siya. So, lagay muna tayo dito. Ba't din na? Ayan. Lagay tayo nito. Ayan. Pan-darken lang ito. Pan-liken. Ayan. Tapos pag left side, ano, ang pinaka-basic niyan guys, para mag-gets nyo na lang. Ito, gagawin ko na lang. Yan, for example, kuha tayo ng ganito, ito. Wait lang, mali. Yan, like into darken. So, for example, yung mouse nyo, click nyo yung right. Wait lang, adjust muna natin, mamaya turo sa inyo yan. Right side, ayan, medyo dark siya. Tapos pag left side, medyo maputi siya. Parang ganun lang siya, guys. Meron din naman tayo dito, yan. For example, yan. Tanggalin muna natin. Meron tayo ditong death ring tool. So, okay siya. So, ganyan siya. Parang nag-i-skip-skip siya. Or may puti. Parang ganun. No? May puti ba? Wait, tatry ko ano yung kung tama ako ah. Sagad muna natin yan. Tapos, itim yung kulay natin. Ayun na, parang nag-i-skip-skip siya, guys. Parang ganun siya. Next naman is stamp tool. So, dito sa stamp tool is pwede kayong, for example, nahirapan kayo gumawa ng enter. Pwede na kayo kumuha dito, guys, no? Yan. Ang ano nga dito is, for example, 24 by 24 yung size nung NFT art nyo. Dito kasi minsan may mga ano dito eh, 65 to 65, parang ganun. So, yan, no? Yan, kunyari, laptop, ganyan. Gagayahin mo yan, laptop. Yan. Nakagawa ka ng laptop na object, no? Parang ganun yan. So, ganun lang siya. Marami to, guys. Marami yan. New, favorite, private, popular, yan. Marami yan, guys. Yan. Meron naman din tayo ditong spray paint tool. Yan. Parang pares lang din siya sa kanina ang tinry natin. And then, yung gradient tool naman, meron din tayo. Yan. Yung, ano, dark to light. Yan. Gawin natin ganyan din.
O, diba guys? Parang ganyan lang siya. Dark to light. Parang ganun lang naman siya gamitin, guys. Then, hand tool. Yan. Then, may filter tool tayo. Ganyan-ganyan mo lang. For example, ganyan. Basta parang ganyan lang siya. Hindi naman ito masyado importante, guys. Tapos, crop tool. Kung gusto nyo i-crop yung ano nyo, so, ganun lang siya. So, ngayon, gagawa na tayo. Dito naman, guys, is meron tayong iba't ibang color. Ayan, yung dito yung gusto nyo mahanap ibang color, ganyan-ganyan ninyo lang yan, guys. And then, yung size naman, yan, 1, ganyan kalaki. Yung 2, yung 4, yung 2 muna, yung 2. Yung 2, ganyan. Yung 4, yan. Tapos, yung 6. So, parang ganyan lang siya, guys. So, yan, naturo ko sa inyo yan. Tapos, background, if ever gusto nyo mag-add ng layer, add kayo. Tapos, meron tayong move up layer, up and down. Meron tayong layer properties, pwede i-delete nyo yan. Kidelete natin to. Or, yan, delete natin. Yan, ganyan siya. Tapos, duplicate nyo, pwede naman. Delete ulit natin. Tapos, meron tayong merge layer up. Pagkasamahin nyo yan. For example, naglagay tayo yan. Tapos, layer up. Parang pa ganyan siya, tapos magsasama na yung isang yung at yung dalawang nilag ginawa mo dito, no? Parang ganun siya. Tapos merge layer daw naman pagpababa. Tapos yan, i-adjust niyo yung sukat niya na ano ko na sa inyo yan. Meron tayong color, ayan, color, iba't ibang color diyan. Yan, marami yan, mga trend, mga ayan, mga popular. Meron tayo diyan. Meron din naman tayo dito ang apply plate, explore plate kung meron kayong gustong may specific color kayo na gustong ilagay dito. So, pwede kayong import pala 'yun, no? Export pala, pwede kayong maglabas ng parang kulay dito. Tapos ilipat niyo sa iba, import meron din tayo niyan. Then get colors, record frame, restamp, blah blah blah. So, 'yan. So, nanong natin 'yan. Ito hindi naman 'to masyado mahalaga. So, yan. Ano ko na siguro lahat. So, ngayon, gagawa na tayo, guys, ng ito, artwork. So, example ko muna is kailangan nyo ng background. So, background tayo. Ito, mas maganda to. Tapos, adjust natin sa malaki para isang click na lang. Yan. Isang click na lang. Tapos, punta tayo sa black for the outline. But, hindi tayo pwede maglagay dito dahil gagawa tayo ng NFT artwork. So, gawin nyo is ganyan. Punta kayo dito. Kailangan, guys, pag nakaganto, guys, dito masulat yan, dot dito, guys, para hiwalay-hiwalay. Outline natin is maglalagay tayo dito, yan, outline, yan, wait lang. Nagkamali na naman tayo, guys. So, yan, maglalagay tayo ng outline. Parang ganyan lang siya, yan. Pagkatapos natin maglagay ng outline, meron tayo 1-2 para madali magtandaan. 1-2, 1-2, yan. Tapos pagkaganyan, 1-2, tapos ganyan. Tapos yan, magtitira tayo ng apat dyan, then dito, yan. Tapos, gayahin natin yung banda dito. Wait lang. Mali. Yan. Tapos yan, wait lang, ano yun natin? Back natin to. Once na back na natin to, guys, click nyo lang to. Tapos yan, nalagay tayo ng outline dito. Tapos yan, ganyan. Tapos ganyan. Tapos meron tayong outline dito, guys. Ayan, ibaback muna natin yan. Tapos outline dito. Tapos yan, meron na tayong outline, guys. Tapos next naman is maglalagay tayo dito ng pinakadamit niya. So, gawin natin, medyo malahit man gawin natin, guys. Para medyo excited dyan. Malahit man gagawin natin, guys. Yan. Once ikagagawin natin yan, click nyo lang dito. Tapos, click nyo lang dito. Tapos, gawa tayo ng pula na parang hitman siya. Yan. Tapos, puti. Ayan, puti. Tapos, ganyan-ganyan nyo lang. Master, pag ganyan nyo na, gawin nyo lang yung ganyan. Ayan. Tapos once lagyan nyo ng ganyan, lagyan nyo ng itim. Wait lang. Lagyan natin ng puti pala para medyo mas stick tayo tingnan. What's up? Pagka ganyan, lagyan nyo lang dyan. Parang ganyan siya. Puti lang pala dapat, no? Parang ganyan. So yan, medyo malahit man na yan. So parang ganyan lang naman siya, guys, no? Yan, parang ganyan. Yan na natin, yan. Pwede nang ganyan, malahit man. Yan. Parang ganyan siya, damit.
Meron tayong for clothes. Then next naman yung eyes. Maglalagay kayo ng mata dito. Yan. Tapos lagyan natin ng brown para medyo maganda-ganda. Ba't may nakalimutan pala tayo. So yan na. Ayan yung mouth natin. Yan. Tapos lagay tayo ng kulay ng tao. Para medyo mabilis tayo, kailangan natin gumamit na itong bucket tool. Wait lang. Ba't nangyari yon? Dahil wala tayong outline nga dito. Dahil nandito yung outline natin. So ito yung kiklik natin. Then click. Bang. Tapos click. Bang. Ganun lang siya kadali, guys. Tapos adjust nyo ulit. Ayan. Nakagawa na tayo ng mata. Pag ganyan. Tapos click ulit tayo ng another one. Lalagay tayo ng hikaw. Ayan. Lalagay tayo ng hikaw para sa kanya. Ayan. So nakagawa na tayo ng hikaw. Another ulit. Gagawa naman tayo ng buhok. So gawin natin buhok is kulay medyo gray lang, no? Or medyo ano kaya maganda, blue, no? Or violet green, green pala. Yan, para medyo mala Joker. So gawin natin is ganto. Ayan. Ayan, tapos ganyan. Ganyan, ganyan lang. Mala Joker lang ang galawan natin, mga kuys. Gawin nyo lang ganyan. Tapos lagay tayo ng violet konti para medyo Joker. Yan, for example, kalahating green, kalahating Joker, no? Parang ganyan-ganyan lang siya. Ayan, nakagawa na nga tayo. So yan, nakagawa na tayo ng buhok dito. And then, nakagawa na tayo, lagay tayo ng accessories naman. So lalagay tayo ng parang Yossi. And then, medyo maputi. Ayan, puti dito. For example, ganyan. Tapos, usok. Yan, medyo dark-dark natin para medyo kitang-kita naman. So, ayan, Yossi natin. Parang ganyan lang naman siya. Tapos, gusto nyo maglagay ng any other pa. So, add-add lang kayo ng layer. And then, yan. For example, gusto nyo tanggalin yan. Yan, papalit-palit kayo. So, nasa inyo na yan, guys. So, mas ganda, hiwalay-hiwalay nyo. Huwag nyo pagsamasamain if ever nagawa kayo ng NFT art. So, siguro hanggang dito na lang muna tayo, guys. Sana may naturo sa inyo. But wait lang pala, guys. Nakalimutan pala tayo. Kailangan pa natin pala to i-save. So, paano nga ba natin siya i-save para mas maging malinaw yung kanyang picture? So, first, pupunta kayo dito sa save drawing. But hindi natin ito gagawin natin dahil di man tayo mag-save. If ever na gusto nyo mag-save, lagay nyo lang dito. And then, fill-upan nyo lang yung mga nakalagay dito. Yung katulad ng title and description ng the save drawing. So, but ngayon, if ever na i-download na natin siya at gusto na natin siyang makita, huwag nyo gagamitan ng 1. Gawin nyo, isagad nyo ng 416 para sobrang linaw at malaki yung size nyan and width it and height. Kasi pag maliit, medyo mapangit tingnan eh. Parang ano eh. So gawin nyo, show folder tayo, guys. Then titingnan natin. Bang! Ayan. So yan, guys. Diba, napakalinaw nyan, guys. Pag inan nyo. Meron tayo dito rin, isa. Ayan. Tingnan nyo, guys. Kahit sumpa natin yan, no? Napakalinaw pa rin nya, guys. Diba? So, ayun yung maganda dito, guys. Napakalinaw niya. And then, libre mo lang siya magagamit. Diba? Sangka pa. Tapos, nasa sa'yo na lang kung iano mo siya sa mga webting web. Gusto mo siyang i-generate, no? So, if ever na gusto mo i-generate, punta ka sa Remins or Genity NFT Art. Yun, parang ganyan. Pwede kayong pumunta dito sa mga website na to if ever gusto nyo siyang i-generate. And then, lalagyan nyo lang naman dito yung mga layers. Yung sinabi ko sa inyo, iba't ibang parts. So, yun lang, guys. So, yun lang, no? So siguro dito na tayo magtatapos. Maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa mga uploads natin, no? Sa mga video na nilalabas natin, sana nag-enjoy kayo. So if ever na di pa kayo na-subscribe, subscribe na kayo and then click yung notification bell para makikita nyo lagi yung mga ina-upload ko. And then i-like nyo na syempre yung video, guys, para lagi siyang lumalabas sa pinakaunahan once na sinerge siya. So yun lang, guys. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli and God bless.